Hi, welcome sa aking practice shoutcast. Ako nga pala si Yenvy, and today I will be shoutcasting this game from the BB Game Series Grand Finals between TSM and So Agradece. BB Game Series is a tournament held in Brazil from our Wild Rift Brazilian region. Hello sa mga kapatid natin dyan. As you can see sa TS, makikita natin sa scoreboard, we have TSM at 1 versus So Agradece 0. Even though this is game 1 ayon sa mga nakita kong sources, and hindi na ako masyado nakahanap pa ng ano ng pinaka true game 1, kasi lahat ang nakikita kong games ng So Agradece Grand Finals is nag-uumpisa TSM is up by 1, kaya di ako sure kung baka nanalo ang TSM by default sa game 1 or they just giving some points. But anyway, top lane mula sa TSM, kukunin nila si Camille, or pwede din natin itong ilagay sa jungle since Camille is so damn flexible. Pwede mo siya ilagay in sa Baron lane or solo lane. And sa ano, mag-iipinak naman dito ng So Agradece si Gragas and Galio. They will be on the tanky side of the team. Mas gusto nila ang team fight and disengage. And great CC chain from those two. And we have Ezreal and Braum for the dual lane of TSM. Lee Sin will be on the jungler, kaya mas malalaman na natin na Gragas will be on Baron. As we wait for the fourth and fifth pick ng TSM, makikita natin sa banning na binan pa rin nila si Ziggs, Corki and Jarvan for the TSM, and ban naman dito mula sa So Agradece si Wukong, Renekton, Dabuaya and Senna. Okay, makikita natin din dito, Kaisa will be picked sa side ng red team, and Olaf, Ari. Mas gusto nila yung single picking and team fight dito sa single picking sa TSM, puro skirmish. Wala silang masyadong full AoE stun maliban ka sa ulti ni Braum, yung Glacial Fissure. And makikita natin sa So Agradece, last pick nila is Fiora. Oh, okay. So, magiging support si Gragas dito. By the way, hindi ko alam kung sino man nanalo sa buong series na to, because I did not search. Di ako na gano'n. Basta nakakita lang ako ng full build ng mga game. Di ako nag-take ng sneak peek. Kaya I'm shoutcasting this blind. So, as a shoutcaster, really, ayun dapat ko ma-practice. Shoutcast live, shoutcast this blind, di ko alam kung anong mangyari sa susunod. Although di ko rin naman natatandaan kung anong nangyari sa bawat games, I only know the result. And as we wait for the game, di ko na natuloy sinasabi ko. Ngayon nga, sa game ko dun, sa shoutcast ko dun sa World Japan Cup, I watched that live stream, so I have an idea kung sino ang nanalo. Pero di ko naman natandaan ko ano nangyari sa mga team fight doon. So technically I'm still shoutcasting the play-by-play blind. Okay? Ayan, medyo natatagalan yata tayo dito sa pag-start ng game. Makikita natin na meron silang ano shoutcaster na for the depth signed language. They have sign language, nagsa-sign language sila dito for the Brazilian. So nice na include nila ang mga people with impaired hearing, na even though they don't hear anything or they have a trouble hearing, they can still play, because hearing sounds may give an advantage, pero it's your eyes that will be the very essential parts of your senses. So nakakatuwa lang na ini-include pa rin nila mga taong visual impaired hearing. Alright, mukhang malapit na siguro ang game, or I'm not sure really. Kikita natin dito ang mga tropa natin, si Ken Harusame, hello Ken, and Mr. Pedro Prata. And shout out nga pala dito kay Miss Yastricia.
Okay, ngayon nagkikwentuhan na lang sila, di ako marunong mag-Portuguese, kaya kikwento ko na lang ang life story ko. Alright. Kung may manonood man ito, sana mag-comment kayo dyan sa baba kung pinapakinggan nyo itong mga pinagsasabi ko. Ako nga pala si Yenvi. Yenvi is similar to my real name. Hindi ko na rin sasabihin. Bahala na kayo mag-guess. Shoutcasting is not really my first dream related sa esports scene. I want to be a professional player, obviously. But as I learned na the more I play the game, mas nafo-focus ako sa pagiging shoutcast. I can play the game well. I'm a support main, by the way. Pero yung skills ko mukhang hindi masyado lalaban sa mga professionals. All right, mamaya ko na itutuloy yung life story ko kung bakit gusto ko mag-shoutcast. There, mag-shoutcast. Pero dito na tayo sa game 1, laban na with TSM up by 1. May konting skirmish dito sa gitna. Suntukan dito ang dalawang Baron laner. Gragas will be on mid and support pala. Sorry. Mali ako. Usually kasi pag pinipick si Galio, mas nakikita ko sa pro scene, mas nakikita ko siya sa mid and Gragas will be on the support lane. But mali ako. Mas pinoko sila dito si Gragas sa mid lane and Baron lane. Tama nga ako sa Fiora and Camille. Tapos support dito si Galio. Well, I use Galio as a support, by the way. I can play that well. Although mas kung pagdating sa sa team fight, mas gustuin ko siya sa mid lane kasi mas madali siyang makakapag-roam dahil dalawang mas malapit ang dalawang lane sa kanya. Pag nasa baba kayo, mostly madadalawan mo lang mid. Pero pag nasa mid lane kayo, dalawa 'yung option mo Mid or top. Ay top, mid, top, all over the lane, all lanes. Kita natin may konting invade dito sa jungle side ng Renang. So agree din siya, dalawa nagsasama lagi dito si Olaf and Ari. Gusto nila lang i-contest itong, di na nila na i-contest itong Scuttler sa baba ng So agree din siya, ay sa taas ng So agree din siya. So nag-switch na lang sila, kinuha na lang dito ang Rift Scuttler ng Dragon side. Sa ngayon wala pang masyadong maangat, wala pang masyadong nagbibigay ng trigger maliban kay Fiora na nakapag-launch and parry. Pero wala masyadong effectiveness 'yon sa early to the game. Hindi pa sila masyadong magka-clash yan and nakikita natin na preparation phase muna sila ngayon. So agree this I'm not sure. Oh, makikita natin dito, low health na si Camille, mukhang nagkaroon ng gutsok na akin dito sa taas. And Fiora is able to hit that vital. Makikita natin, puno pa ang buhay ni Fiora. So, nakapag-lifesteal siya. And Camille doesn't do well, I guess. Galio with the Wings of War. I'm not sure kung ano yung tama doon. So, back to the laning phase ulit. Wala pang masyadong nagtatangka ng gank, ng team fight. Wide Seeker, masyado naging wide. Makikita natin dito sa mid lane, mukhang mas binabantayan ni Lee Sin tong si Gragas. Baka mas gusto niya may focus ng mid lane. Or of detention, sumalat lang sa mataba. But nothing will ever follow na. 3 minutes into the game, sinasabi nga natin ni Paring Doggy, walang ganap. May ganap, it's a preparation phase, laning phase. Yan ang ganap natin sa early. It's not necessary a team fight dahil early to the game, wala ka masyadong magiging unless sa first blood lang. Or siguro may saka konti lang naman yung magiging death timer mo. Pag napatay mo siya, 1 minute or before 1 minute, pagkapatay mo, respawn agad yun. Tapos pwede pa siya makabalik agad sa lane. So makakuha ko lang ng konting gold. Wala masyadong advantage ng magagawa ng early team fights. Unless kung ma-ease mo sila. Pero kung first blood lang, ganun. Pero charm naman, tumama sa mataba. But nothing will follow na from Ari. Winter's Bite, tumama. Pero wala rin follow-up dito kay Bronze dahil mag-isa na lang siya rito sa baba. Ginamit ang taunt and
Justice Splash, pero nag-killer insect na rito. Oh my god, early first blood pa ata, pero Glacier Fissure naman. Hindi sapat ang damang ignite. Pero nagkakaroon ng nasyuknyak dito sa task, ginamit ang Grand Challenge. Tinipa, palayo, papunta sa kanyang teamfight si Camille, pero flash in charm, nahuli ka rito. Fiora, flash out, flash in na rin sa si Olaf. And it's a first blood for TSM, able to pick that win, pero pumalag pa rin dito si Gragas, body slam to Olaf, pero low health siya, ginamit ba ang Explosing Cast, and sapat na ang damage with the Ignite, able to trade 1 for 1. Bye, so agredis eh. Napakatapang ni Gragas sa ano, sa last part ng clash na yun. Akala ko medyo nag-a-assume siya, pero tiwala siya sa damage niya. Nakalingan nyo, Rowa na. I mean, kakarowa pa lang niya. Hindi, Rowa na. Kanina pa yung Rowa. I'm not sure really. Kung nakarowa na siya nun. Kung meron man, pumutok dahil sa ano, dahil naka, ano ata si Gragas, nakataan. Yung pumuputok, yung kidlat. Nakalimutok ito. Ngayon, tip for me, a mental note, tandaan mo ang mga runes para nakigets mo kung ano yung magiging effects ito sa bawat. Ang champions ngayon, blue team, TSM, kinuha nito ang Mountain Drake, while so agree say will trade it for the Rift Herald sa taas. Mukhang ilalapag na ata nila agad ito para, oo nga, nilapag na nila ang Rift Herald sa taas para makakuha tong first tower bonus gold. Pero nag-move na rin ang TSM sa baba to push to trade one back. Ay na nga, naunahan na nila si ang TSM by the so agredis pero may nagkakaroon ng collapse Victor Charm dito mama. Ito na ang Heroes Entrance mula sa Galio, pero the body slam tuloy. Chronic Cast, pinalayo lang dito si Ari, nagpo-push pa rin. Oh my god, pumutok na lang bigla. Di ko alam kung saan, bakit siya pumutok doon. Glacier Fissure kay Galio, pamamatay na, low health na, sinapak na lang ni Brom. Papag-push pa ata si Gragas, able to do so, ubus na ang tore. Yung pinapalagan na dito ni Gragas si Brom, but wala ka masyadong damage Brom, support ka lang. So Agredise won that fight in the top lane, pero naspot siya rito ni Gragas. Gragas tuloy, Olaf. Wala ka na magagawa, kachaw. Ginamit pa Ragnarok, that's kind of overkill, don't you think? At skill is a kill. At least kapag trade pa rin sila siguro ng dalawang kill, pantay na ang kanilang kill score. But the Tory daw, dalawang Tory sa taas ang naubos. At hindi man lang nila na-push itong baba. TSM is on the so aggressive is in the advantage, although 1,000 pa lang naman ito. Hindi pa rin masama, but as we go into the game, yung butas na yung nabasag na Tory na yun, mahihirapan sila dyan, magiging annoying yan. Pag ang napapansin ko lang sa game ng Wild Rift, pag ang mid lane is nakalbo, sabi na natin may natirang mid lane base tower, kaya pa i-defend eh. Pero pag ang side lane mo nabutas, baba or taas, more, lalo na sa mga typical rank game natin, more likely na ano siya, di siya masyado napapansin ng team mo eh. Mas focus sila sa mid mag-push, although hindi masyado pansin itong nababasag na side lane. Pero may bound 1v1 sa taas, hindi napapansin ng ating cameraman. Pero nag-back na rito si Fiora. Fiora daw, wala masyadong damage. Gumagawa pa po siya lang TSM tong taas din para makabawi man lang, pero nag-move, nag-collapse na rito apat na miyembro ng So Agredise sa baba. Be able to destroy that at nakabawi naman ang So Agredise. It's a 1-for-1 trade sa Tory. Mukhang binabantay na pa ni Olaf tong Fiora. Papalag kaya sila, nag-launch ka, papalapit Ragnarok, ginamit ang third skill, the charm bata, tatawa yata spiritual ulit, ginamit ang pari, able to dodge the damage, pero hindi sapat, di mo madadjudge ang melee ni Olaf. Tinawar dive, flash in, taunt, justice punch, the combo, the perfect execution, but masyado na marami yan. TSM able to win the team fight 1-4-2. Kakampi tong So Agredis eh. Bilis makarespon itong TSM, although kahit may Heroes Entrance tong So Agredis eh, hindi late na masyado sa party ang iba pa nilang miyembro. Fiora and Galio lang ang nagkapagkala clash doon. Luckily,
nakapag-trade pa sila ng isa. So hindi pa rin masama, angat lang naman ng isang kill tong TSA, but angat naman ang Sogren si Setatore. Pinapakita na ng TSM ang kanilang fresh, binibigyan na nila ang Sogren si ang pressure. TSM is on, although kahit medyo gap sila ng isang libo, halos 1.5 sa ano. Oy, pero nahuli dito si Gragas. The charm was beautiful. Nag-overstep ka rito, pare, kay Gragas, malasing ka na. Di mo alam kung saan ka nagpupunta. NTSM is on the brink to get this Cloud Drake. Meanwhile though, Baron will be spawning in 20 seconds. So hindi pa pala ito 2.5. Akala ko kasi 2.5 to. I mean, wala pa ata din si Moon. Kasi nakaano sila, naka tournament draft na eh. Ay, hindi, di pala sila naka tournament draft. 3 bans nga lang pala. So I think, guys, this is 2.4 patch. Anyway, TSM, mukhang nakakabaw sila ng konti rito, able to scare, pick that Gragas na nag-overstep sa bush. The now nice beautiful charm by Ari. Hindi na nakatakas pa ito si Gragas at binuhos na lang ng TSM lahat ng kanilang damage sa mataba. Tunawi ang taba ni Gragas, wala siyang magagawa sa 4-5 na katao. Para ako nag-report ng isang balita. Right? 10 minutes na into the game, mukhang nagkocollapse na sila dito sa mid lane while Gragas is on dragon side. Ay, dragon lane. Okay, nice patch rito. Pinilit pa rin Lee Sin, pero nakapag-safeguard pala. Yun na lang. 2, safety. Okay, mukhang ayaw ng, so, ayaw ng masyado mag-overstep ng TSM dito. Although sila yung nakakuha ng mga tao na overstep mula sa Sogredis eh. Masyado pa rin maasim to sa Sogredis eh. Glacial Visual was beautiful. Naipit sa bulag dun sa ano. Sa ilalim ng torre, di na siya nakawala. Pero the charm, the spirit rush charm was beautiful, able to catch someone. But, pero makachaw-kachaw na sila rito ng Ezreal. Ezreal will take that Gragas down. Pero ang hero's entrance si Galidon, wala na masyadong nagawa. Wala rin dito ang Fiora to provide some extra damage, to provide the damage for this team. At makikita natin TSM in 11 minutes, kinukuha na ang Baron, ma-steal kaya ng Galio, no? Na-secure ito ni Olaf and Killing Spree. Sayang yung effort ni Fiora. Pumasok pa, able to hope for a hoping for a miracle. Hindi nangyari dahil may smite si paring Olaf natin. Although kanina, so Agredese is on the early advantage. Although maliit lang naman, pero so dahil sa mga peaking ng TSM kanina, kahit pa isa-isa lang, is nakakuha sila ng position to take some much better objectives instead of kills. Ngayon nakuha nila dalawang dragon na in the Baron. Mukhang iasimin pa rin dito mukhang na ng ng TSM. Although kahit hindi pang team fight tong composition ng TSM, they are winning those team fight. They are trying to avoid the 5v5 team fight. Mas gusto nila yung pingis. Dahil nga sa composition nila, walang masyadong magla-lockdown sa lahat ng yan eh. And tignan mo yung position. Alright, shout ka sa tayo dito. Ginamit explosive cast para ma-burst down ng mga minions. Pero masyadong masakit ang Baron empowered minions. Kacho-kacho mula sa Fiora. Tactical sweep, tumama. But wala masyadong damage. Butas na ang mid lane. Ngayon nag-move na ang TSM sa baba. Para ipupush pa nito. Meron pa silang Baron, but they decided to back na lang. Mukhang wala na silang masyadong magigain at mukhang paubos na rin ang Baron nila. 30 minutes ha, mag-spawn na ang pangatong dragon natin. This will be the Ocean Drake. Hindi magandang kung Drake, but hindi mo dapat ibigay ito sa kalaban mong may dalawang dragon advantage sa'yo. So, any dragon na makikita mo na wala ka, dapat kunin mo. So, Agredise is on the brink of losing this fight. At mayroon pang konting Baron. 6 seconds na... Ay, pero inipilit na ni Ari. Pero the charm goes wide. Pero exec ultimate na huli dito. Si Galio will be the sacrificial lamb. Glacial Fisher daw. Ginamit ito. Wala nang masyadong pang-engage siya. Kung sakali mag-re-engage. Tong so agree din siya. Ginamit ito. Explosive cast kay Bro. Pero napalayo lang siya. Papunta sa kanyang teammate. At ngayong umpisa na ni Olaf ang
ang dragon. Lee Sin daw, wala na masyado magawa, di siya nahuli. Sayang, makapatay sana siya. And so Agrede says, ano, on the edge of on this game, makukuha pa niyang Olaf tong Baron and Dragon uncontested. This will be a jungle thief. Tatlo ang Pokemon ng TSM. And napakaganda pa ng ano, Elder mamaya. That will be an Elder Drake. Okay, tignan natin. Makahabol kaya siya. The Sonic Wave will not connect, but the Charm does. And Ezreal will be picking that kill. Lee Sin, what the hell are you doing, man? Why? Siguro akala niya maano makakapangulit pa siya doon, but tapos yung Sonic Wave pa niya hindi man lang tumama, kaya pinoint blank siya ng charm ni Ari. Ngayon, makikita pwede natin sabihin, medyo jungle deep. Wala man lang position sa ano, sa mid sa mga objectives tong so aggressive eh. Kaya kung nagkaroon man ng totoong game 1 is probably baka kaya dahil dito. Sobrang nakaya ipagkatalo sa Agrede sa kanina na ano, di na napilakita game. Pero naipit na rito Galio Flash Out, I mean Fiora Falag, Glacier Fissure, hindi tumama, pati rin ang True Shot Barrage. Pero naipush naman nila ang Agrede sa sabi ko na nga lang SA Team SA dito sa ano, pauwi sa kanilang base. Pero inuumpisahan na ng TSM ang Barom mo still, kaya Brom is on the security job. Hinapit ng shield pa makapag-deal ng damage. Pero ang Hexec Ultimate yung tatama yun. Ang Hexec Ultimate yung kay Camille. And kinis yun nito si Olaf favor to take down that. Pero nabaliktad ang lahat. Oh my god, ano nangyari? Naubo sila. Listen, dahil sa sipa mo, na-burst na sila lahat. What? Hindi ako makasigaw. What? How? What happened? Sayang walang replay sa game na to. Di ko alam kung paano nangyari, kung paano sila nakakabaw. I think dahil sa explosive kasi na sipa ni ano, yung sa Dragon Rage ngayon, direkta na nasa Ogredis ay ang mid. May pupush nila, ubos na. 15 minutes pa ang pinakamaliapit na mag-respawn. May minions sila, maubos sila. So Ogredis ay win this game. Comeback. Isang team fight na comeback lang. That was crazy. So Ogredis ay Game 2 will be a banger. Titignan natin kung galita-galita to TSM. Alright, Game 2 will be up soon. And I will see you on the next game.